kapag alamang hindi nakarehistro sa Professional Regulation Commission ang babae sa Cebu City na nagsagawa ng palpak na butt implant sa dalawa niyang pasyente. Nahaharap siya ngayon sa patong-patong na kaso. Pinoproblema naman ng mga biktima ang pagpapaayos ng nasirang bahagi ng katawan. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu. Naariso na at sinampahan ng patong-patong na reklamo si Gloria Rabor, ang peking doktor na nagsagawa ng palpak na butt implant sa dalawang babaeng ito sa Cebu City. Pero ang kalbaryo ng mga biktima hindi pa rin natatapos. Kinakailangan kasi nila ng 200 hanggang 300,000 piso para maipaayos ang nasirang bahagi ng katawan. Ayon kay Dr. Cora Lu Quintanar, dermatology consultant sa Cebu, kahit pa sumailalim muli sa operasyon ang mga babae, hindi tiyak kung maibabalik sa normal ang napinsalang parte ng kanilang katawan. Mag-iiwan daw ito ng peklat dahil sa maling paraan ng pagturok o pag-inject ng collagen. Because collagens are more of animal or bovine or human protein. So there's a lot of reaction. It can be systemic, mga chest pain, kanang difficulty of breathing, and then they can form lumps and scarring. Ang sinapit ng dalawang biktima, dapat daw magsilbing leksyon sa publiko para ang pangarap na ganda hindi humantong sa disgrasya. Nagpaalala rin ang Cebu City Health Office sa lahat na mag-ingat at tiyaking may lisensya ang doktor at kanyang klinik kung saan balak magpa-opera. Kunting pagkakamali lang daw kasi sa cosmetic surgery, posibleng humantong sa malalang impeksyon. Kung severe na ang infection mo ato sa bones, or ang infection mo spread, yung maghimo na siya ka ng septicemia ka ng ang infection all over the body. Ang septicemia ay malalang impeksyon sa dugo na maaring humantong sa kamatayan kung hindi maagapan. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.